Dinala ang gitnang Luzon bilang top producer ng mga dekalidad na produktong pang-agrikultura. Ngayong araw, ating alamin kung paano nga ba napaunlad ang sektor ng agrikultura dito sa rehiyon at ano-ano pa nga ba ang mga may pagmamalaking produkto dito. Ako po si Nicole Burgos at samahan niyo po kami dito sa unang episode ng Mana, Maunlad na Agrikultura sa Nayon. Sa lawak nitong 2,201,463 na hektarya ay nahati ang gitnang Luzon sa pitong lalawigan. Ang Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Sa kabuuan ay umaabot sa 552,104 na hektarya ang kabuuang agricultural area ng rehiyon na nakalaan sa pagtatanim ng palay, mais at iba't ibang pananim. Isa ang gitnang Luzon sa pinakamayaman pagdating sa natural resources at kultura dito sa ating bansa. Maliban sa malawak na mga kapatagan ay mayroong dimabaybayin at bulubundukin sa rehiyon. Bago pa man dumating ang mga Kastila sa ating bansa ay namumuhay na sa pamamagitan ng pagsasaka at pakikipagkalakal ang ating mga ninuno dito sa rehiyon. Dahil sa sipag at dedikasyon na ilan sa katangian nila ay mabilis na umunlad ang ilang bayan dito. Hanggang sa matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig at makalaya ang ating bansa ay nanatiling masagana ang gitnang Luzon. Pag-aani gamit ang rice combined harvester. Ginagapas ang palay, ginigiik at nililinis ang mga butil at isinasako ang mga malinis na butil hanggang ang makina ay patuloy na umaandar sa palayan. Ang makinang ito ay pamalit sa gawain ng rice reaper at stationary thresher at tinatanggal ang nakakapagod na pag-iipon ng inaning palay bago ang paggigiik. Gamit ang rice combined harvester, mababawasan ang pagkalugas o pagkatapon ng mga butil na sanhi ng manumanong paghawak at paghakot. Kayang gawin ng dalawang tao ang pag-aani, paggigiik at pagsasako. May ilang bentahe ang paggamit ng combine. Una, hindi kailangan ng maraming tao sa paggamit nito. Nakakatulong ito lalo na sa mga lugar na wala o kulang ng mga manggagapas. Kung may badya ng masamang panahon, maaari ring makapag-ani ng mabilisan. Pangalawa, mas kaunti ang natatapong palay kumpara sa manumanong paggapas sapagkat hindi na kailangan pang dalhin ang mga nagapas sa kinaroroonan ng thresher. Ang kagawaran ng pagsasaka ng gitnang Luzon ay naggagawad ng rice combined harvester sa mga karapat-dapat na magsasaka rito. Aming pagbabalik ay matutuklasan na ang agrikulturang kayamanan ng gitnang Luzon. Dito lamang yan sa Mana, Maunlad na Agrikultura sa Nayon. Muling nagbabalik ang Mana, Maunlad na Agrikultura sa Nayon. Matatagpuan sa silangang bahagi ng gitnang Luzon ang lalawigan ng Aurora. Maliban sa nagtataas ang mga alon na perfect sa surfing, ay nagsisilbing pang-akit din ng lalawigan sa mga turista ang ilang produkto kabilang ang kakao, saging, kape, buko at mga organikong gulay. Sa humigit kumulang na 300,000 hektarya na lupain, ay 78% nito ay itinuturing na upland area at 22% nito ay lowland area. Itinuturing na isa sa pinaka-diversified na lalawigan sa gitnang Luzon ang Aurora. Mula sa pagkakaroon ng kabundukan, kagubatan, yamang dagat, pati na rin kapatagan. Ang pangunahing ikinabubuhay ng mga magsasaka ng Aurora ay pagtatanim ng palay, gayon din ang pagtatanim ng nyog, saging at mga organikong produkto na pang-export ang kalidad. So ang lalawigan ng Aurora ay sa ngayon mayroon siyang DBP Forest Vermicomposting Facility at meron din kami ditong organic demo farm na siyang nagtatanim dito na mga gulay, ang ating meron din tayong mushroom production dito, livestock production na kung saan ay nakikita nating daan ito upang magkaroon tayo ng food security. Sa rice self sufficiency naman,
Hindi tayo tumitigil sa pagbibigay ng mga trainings or orientation seminars, soil testing, pagbibigay ng impormasyon sa ating mga magsasaka sa kahalagahan ng iba't ibang programa na nagsisimula din siyempre sa pagpapa-analysis ng kanilang mga lupa. At siyempre kasunod nito, ang irrigation facilities ay siya ring binibigay na ayuda ng ating pamahalaan nang sa gayon ay magkaroon sila ng maayos na pagsasaka. At nagbibigay din kami dito ng loaning assistance. So after ng training, mabigyan sila ng tulong tulad ng irrigation facilities at siyempre yung tulong puhunan din para makapagsimula sila sa anumang nais nilang maging proyekto. Sa kabilang bahagi naman ng rehiyon ay matatagpuan ang lalawigan ng Bataan na kilala sa kanilang nahuhuling mga lamang dagat at napakasarap na tuyo. Naging mitihiin din ng lokal na pamahalaan ng Bataan na maiangat ang buhay ng ating mga kababayan na salat sa buhay. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapalakas ng sektor ng agrikultura na maaaring magbigay sa kanila ng pangkabuhayan. Kung totoo siya, napakaliit ng Bataan, ano, sabi nga ni Senator Villar, paano kami nanalo noon sa APRA 2014, samantala ang liit-liit ng aming rice production area. Pero ang may pagmamalaki mo dito sa Bataan, kami ay blessed with, yun nga, yung karagatan, yung kabundukan, saka yung kapatagan na naandyan lahat-lahat ng mga produkto na pwede naming pagkunan ng aming ikabubuhay. Pagdating sa ipinagmamalaki namin, wala nang tatalo sa aming tuyo at tinapa ng City of Balanga. Kahit saan kami pupunta, hinahanap ang tuyo at tinapa ng Balanga. Gayun din ang cashew nuts namin. Dahil ang cashew nuts namin, talo pa namin yung pinagmamalaki ng hinulugan taktak ng Antipolo Rizal. Kinikilala dito sa aming produkto, rice, corn, mango, yan, coffee. Dahil palagi kami binabalik-balikan dito ng Nestle Philippines dahil masarap talaga ang aming kape. Actually, sa aming vision, sa vision ng aming province na by 2020, the Bataan province will have the lowest poverty incidence resulting from quality, high quality growth attaining top level of human development index in the Philippines. Kitang-kita mo na talaga ang focus namin ay mapalakas pa yung nasa laylayan nitong aming lalawigan. Kaya talaga napakalaki ng ginagawa ng Bataan para masigit na mapaunlad ang agrikultura at pangisdaan. Meron kami mga iba't ibang mga programa at gayon din kasama rin sa aming strategic objective na palakasin yung aming tie-up with other national government agencies. Kaya patuloy din yung pag-ano namin sa kanila, pakikipag-collaborate para mas marami pang biyaya o mga programa na maiparating dito sa Bataan nang higit namin mapaunlad ang agrikultura at pangisdaan. Unang-una na dyan siyempre ang Department of Agriculture na napakalaki nang naitutulong talaga sa amin. Tunay na ang tuyo ay paboritong pagkain ng mga Pilipino. Kaya naman, marami na ang nahuhumaling sa gourmet tuyo. Bukod sa ito ay preserved, ang gourmet tuyo ay puno ng iba't ibang klaseng lasa na hindi nakakasawa. Sa lahat ng instant food na pwedeng kainin anytime, ito ang pinaka-healthy dahil ito ay nakababad sa olive oil, hindi na maalat at ubot pa ng sarap. Ito ay maaaring maging rekado sa mga pasta o di naman kaya ay gawing salad. Patok din itong pang-diet at pamalit sa karne. Dahil mayaman sa tuyo ang Bataan, kanila itong pinagyayaman at pinagkakakitaan. Ang lalawigan naman ng Bulacan na maliban sa siksik sa kasaysayan ay hindi rin magpapatalo pagdating sa mga produktong pang-agrikultura. Tila naging malaking tulong din ang lokasyon ng Bulacan upang mas lalong mapalakas ang sektor ng agrikultura nito. Patuloy din ang suporta na ibinibigay ng lokal na pamahalaan ng Bulacan upang lalo pang mapaunlad ang iba't ibang industriya at makatulong sa pag-abot ng ating bansa ng rice self-sufficiency at food security. Ang mga major agricultural products ng Bulacan ay siyempre our lowland vegetable, yung mga fresh vegetable being produced lalo sa 3rd district ng Bulacan, yung mga pinakbit vegetable natin, so it's tomato, datalong, eggplant, sili, kalabasa, lowland vegetable. Then nagpo-produce din kami ng bangus, tilapia, sugpo, alimango,
And as to meat and poultry products, siyempre we are home to some more than 300 commercial and semi-commercial farms. So almost 60% ng mga demand ng Metro Manila for meat and poultry products nanggagaling sa Bulacan. Ang nakikita ko na distinct advantage ng lalawigan ng Bulacan with the rest of Central Luzon provinces is our proximity to Metro Manila. Kasi with the road systems na dadaan pareho, lahat ng major highways natin dadaan sa Bulacan at mapakalapit namin sa Metro Manila, napakabilis para sa mga magsasaka namin na mag luwas ng kanilang mga paninda, ng kanilang mga produkto sa Metro Manila. So malapit lang kami, in just 20 to 30 minutes, nasa Cloverleaf na ang mga farmers sa Balintawa o kaya sa Divisoria. On rice efficiency, of course, we support the Department of Agriculture, lalo po dun sa mga programa natin sa mga farmer field school na we coupled with the techno demo. So, lahat ng graduates natin sa Farmer Field School ay sinusubaybayan ng ating mga provincial and municipal staff who are trained on rice production. And the provincial government of Bulacan provides assistance in the form of organic fertilizer para dito sa ating mga na-train. It is some sort of an incentive din ng provincial government para doon sa mga nakikiisa sa atin sa mga programa. Of course, we support yung HITA natin. So, marami na rin yung mga farmers natin na nag-engage sa hybrid rice production at maganda rin yung turnout natin sa HITA. Of course, we support the Rice Crop Manager Program. Mayroon din po tayo dito mga cluster areas para sa RCM, and we're happy that our farmers are beginning to realize ano yung benefits na rin ng RCM. Dumako naman tayo sa tinaguriang Rice Bowl of the Philippines, ang Nueva Ecija. Dahil sa ekta-ektaryang palayan na matatagpuan sa lalawigan, ay nanguna ito sa produksyon ng palay dito sa ating bansa. Ngunit maliban dito ay kilala din ang lalawigan sa iba pang high-value crops, kabilang ang sibuyas. Ang Nueva Ecija kilalang kilala sa onion, sibuyas, mango, at sa livestock naman yung sa goat. Almost 49% ng 550,000 hectares yung nasasakupan na agriculture. So, ang palay area dito almost 73% at yung 28% doon sa other crops katulad ng orchard, vegetables, and other crops. So, para masuportahan lalo yung mga programa ng Department of Agriculture, ang Nueva Ecija Provincial Government ay nagpatupad ng ilang mga programa bilang pansuporta. Katulad ng ani na masagana ng uhay na kung saan nagpapautang kami ng konting halaga para doon sa pambili ng mga pataba o anong gamit ng ating mga magsasaka sa palay. So naglaan din kami ng suporta sa Farm Organization Program, pero hindi naman yung ibibigay mo totally yung makinarya, kundi service provider. Nagbibigay kami ng servisyo sa murang halaga doon sa ano, sa mga ginagawa namin para matulungan para ma-develop lalo itong ibang sektor ng agriculture namin ay sa mango production. So ito yung ini-apply namin doon sa Philippine Rural Development Program para mabigyan ng assistance at support para lalong lumago itong industry ng mangga sa Nueva Ecija. At ganoon din yung sa Ampalaya na kasalukuyang na-aprobahan na sa PRDP yung mga proyektong aming ni-request o pinropose para lalong umulad yung pagpapalago ng Ampalayahan dito sa Nueva Ecija. So meron din kaming binabalak sa sibuyas na magkaroon ng mga ng onion research center dito para mabigyan natin ng solusyon yung nagiging problema ng importation na maklaban tayo sa presyo sa pandaigdigan merkado. So pinagmamalaki ko na yung ugnayan ng mula probinsya hanggang mga munisipyo lungsod ay maayos naman at nakita naman natin na naging 3 consecutive winner kami sa Rice Achievers Award na nakakuha kami ng award 12 million agricultural project, 4 million kada panalo namin. So, nakikita namin na mahalaga yung ginagampanan ng bawat isa. Matatagpuan naman sa puso ng gitnang Luzon ang tinaguriang culinary capital ng bansa, ang lalawigan ng Pampanga.
Sa ilang siglo ay naging susi sa masarap na luto ng mga Kapampangan ang dekalidad na produktong pang-agrikultura ng lalawigan. Sa Pampanga ngayon, nasa 70% pa. With a total of 148,000 hectares. Ang ating panguna, magsasaka dito yung sa rice pa rin, rice production. And then yung sa vegetable, root crops, yung sa pagmamangga, saka yung mga legume. Yung ating mga kapatid sa upland, yung ipis. So tinuturan din natin na magsaka. Sa fisheries, yung tilapia, tayo ang national top producer sa tilapia. Pagdating naman po sa sugpo at saka sa crab, tayo naman po ang top notcher na producer sa Region 3. So yung sa rice naman po, hindi naman tayo pauli sa rice. Yung bagamat maliit lang po yung ating area, nasa 56,000 hectares lang. Pero yung rice sufficiency naman, okay naman sa Pampanga. So sa amin dito, nagko-compliment kami sa mga programa ng DA, Region 3. Ano? Katulad yung ang programa sa farm machinery. So hindi namin na inaya magbayad yung ating mga beneficiaries. 90% ngayon na babayaran ng DA, ang mismong provincial government ang magbabayad ng 10%. So tapos libreng may pamimigay sa ating mga magsasaka. Nagkakaroon din po tayo dito na tulad niya pagka Pampanga Day, nagsushowcase tayo ng mga produktong nabanggit kanina. Tsaka yung dahil ang Pampanga po is very well known sa QC, sa kusina, kaya meron po tayong cook food fest sa Pampanga Day. Hindi naman magpapahuli ang lalawigan ng Tarlac pagdating sa produksyon ng mais at tubo o sugar cane. Sa katunayan ay pangalawa ang lalawigan pagdating sa produksyon ng mais sa buong bansa. Most of the agricultural area dito sa ating Region 3 ay magkakamukha lang yan. Pero dito sa ating probinsya, wala ho tayong dagat. So yun ang pinagkaiba. Hindi kagaya ng Bulacan, may mga dagat sila. Tayo, landlocked tayo. Meron tayong bundok, meron tayong mga alos patag, lowland lang yung ating mga areas na tinatamnan ng iba-ibang mga klase ng palay, gulay, mais, at saka iba pang mga produkto kagaya ng yung ating PRDP champion, yung ating sweet potato. Almost all of the 300,345 hectares are agricultural land. Ang mga sikat na agricultural products dito sa probinsya ng Tarlac ay yung ating palayan na now we are going organic rice. I-export po natin yan. We are going export yung ating mga rice. And then, andyan din po yung ating sugar cane, andyan yung ating mais, andyan yung ating mga gulay na from green leafy, and also yung ating mga fruits, lowland vegetable. And then, andyan din po yung ating livestock, and also yung ating fisheries. Dun sa ating fisheries, ang pwede lang sa atin dyan ay yung ating tilapia, yung mga ulang, fresh prawn, and of course, yung ating mga dalag, hito, gurami, karpa, yun po yung meron tayo dito sa probinsya ng Tarlac. Yung pong suporta ng provincial government ay napakalaki para sa ating magsasaka in terms of agriculture. Sila rin po yung sumusuporta dun sa ating organic agriculture farming dito sa probinsya ng Tarlac, and also yung ating export industry pagdating ng araw na kung saan yung okra natin ay tuloy-tuloy pa rin. Isang another export product natin, yung ating okra, na dinadala po natin sa Japan. The provincial government of Tarlac is very much into organic agriculture, organic farming, at sinusuportahan po nila itong mga ginagawa natin ito. Nagbibigay po ito ng napakalaking kita para sa ating mga mamamayan, mga farmers na dati ay napakasimple lang ng kanilang ginagawa, pero ngayon, lahat ng mga produkto nila, they are producing it organically. At the same time, we are practicing good agricultural practices sa lahat po ng mga ginagawa natin in terms of agriculture production.
Maliban naman sa mga lamang dagat, ay kilala din ang Zambales sa kanilang world-class na mangga na kinilala pa ng Guinness Book of World Records bilang pinakamatamis na mangga sa buong mundo. Ngunit, hindi lamang ito ang mga ipinagmamalaki ng lalawigan. Maliban dito ay binibigyan din ng sapat na pansin ng pamahalaang lokal ng Zambales ang ating mga kapatid na Aitas na nakatira sa bulubunduking bahagi ng lalawigan. Masasabi ko na mas maunlad ang ating agrikultura sa ating region dahil una-una, kitang-kita mo dun sa average yield na lang ng mga harvest ng ating mga magsasaka, katulad po sa rice, ano, sa palay. Ang national average sa palay ay 3.9 metric tons lang per hectare. Samantalang tayo dito, sa Region 3, ay umaani tayo ng higit sa 5 hektarya. Ngayon sa mais ay malaki ang agwat kung ikukumpara natin sa ibang region. Dahil sa ibang region, nag-average sila ng below 5 metric tons per hectare sa mais. Samantalang tayo dito sa Region 3, ay umaabot tayo ng mahigit sa 7 metric tons. Hindi lang yan. Maraming mga agricultural commodities na talagang mas malaki, di hamak ang ating average, katulad sa kasaba, katulad sa sweet potato, sa value crops, sa sibuyas. So maraming mga commodities talaga na kukumpara mo sa ibang region, mas malaki ang ating inaani. Ang isa pang advantage natin ay mataas ang ating average siguro dahil nasa atin yung mga research institution, katulad ng field rice, nasa atin yun, nakabase yan sa Nueva Ecija. Andiyan din ang Philippine Carabao Center. Andiyan din ang Philmec. Hindi lang tayo malakas sa larangan ng crops, kundi pati sa livestock and poultry. Dahil tayo, ang region natin ay malapit tayo sa merkado, sa Metro Manila. Kasi ang talagang number one consumer ng mga agricultural commodities ay sa Metro Manila. So yun isang advantage natin. Para bang ito yung nagpo-provide ng incentive para sa ating magsasaka to produce more. And then, hindi lang sa larangan ng crops, ng livestock and poultry, sa high-value crops, pati sa fisheries, ano? Napakalakas ng sector natin sa fisheries dahil we have more than 120 coastal communities. Ang Central Luzon ay ang rice granary of the Philippines. Number one tayo sa corn relative to yield. Tayo din ang number one sa pork, tayo din ang number one sa poultry, tayo rin ang number one sa duck egg, sa duck meat. Number two naman tayo sa iklog na manok. At sa larangan ng fisheries, tayo ay number one. Nangunguna tayo sa tilapia. Number one tayo sa tilapia sa buong Pilipinas. Pagdating sa mud crab, number two tayo sa mud crab. Pagdating naman sa shrimp, sa banamay, tayo rin ang nangunguna sa banamay. So titignan mo,
Eh, tayo namumuna sa maraming commodities, pati nga sa sibuyas. Sa sibuyas, we are supplying more than 50 to 60% of the total requirement ng buong Pilipinas. Yung sigurong ginagawa natin na pakikipag-ugnayan sa ating mga magsasakat ng isda, dyan tayo malakas. Ano? Yung extension work na ginagawa ng ating mga partners sa local government units, ay meron tayong mga radio program. At ngayon ay meron tayong programa sa TV. Ang purpose natin dito ay gusto nating to get in touch with our farmers and fisherfolk. Ano? So iyan siguro ang isang malakas sa atin para malaman natin kung anong programa para sa kanila. Pangalawa, yung strong working relationship with the local government units. Malakas ang ating ugnayan sa mga provincial agriculturists, provincial vets, mga municipal agriculturists at extension workers. And then of course, hindi lang yan, meron din tayong isang sector na nakikipag-ugnayan tayo katulad ng mga Agriculture and Fishery Council. Ano? Itong mga AFCs na ito, sila yung katuwang natin sa pagbalangkas ng programa at the same time, sila rin yung mga nagmomonitor natin programa. Sa ngayon, patuloy na pinagsusumikapan ng kagawaran ng pagsasaka at mga magsasaka at mangingisda ng gitnang Luzon na may pagpatuloy ang magandang landas na tinatahak nito upang mabigyan ng sapat na pagkain sa hapagkainan hindi lamang mga mamamayan dito sa rehiyon, kundi bawat Pilipino sa ating bansa. Sa darating panglinggo ay muli po ninyo kaming samahan upang ating alamin ang iba pang mga kwento ng tagumpay sa agrikultura at makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Dito lamang po yan sa Mana, Maunlad na Agrikultura sa Nayon.